development plan for the 3rd District of Bulacan, isinama ko na itong bypass dun sa development plan. So talagang na-excite ako. Pagkatapos, nakaibigan ko pa yung isang Japanese from JICA, no? So sinabi ko about it, sabi ko, you know, we have a plan for my district, no? Pero yung isang component needs a lot of funding. Sabi ko ganon. It is national in nature. O ano, so tinanong niya ako, ano yun? Sabi niya ganon. So it's about the bypass. So yun, nagsimula, na-interesado yung JICA. So that's how it came about hanggang sa NEDA. Nagpupunta ako, nagpa-follow up ako para ma-agenda lang itong study na ginawa na ng JICA at saka DPWDS. Ay di nang magsisimula nga, ang JICA, nag-provide sila ng funding, a portion for, kasi itong bypass na ito hanggang may baysiha dapat, eh, nag-provide na sila ng funding, a portion is for the development of the Bulacan site. And a portion is for the development of the bypass in Nueva Ecija. Ano? Sabi ko ngayon sa DPWH, kung ganyan ka ako ang gagawin nyo, wala kayong masusog na problema. Hindi na masusog yung traffic eh, kung kapraperaso lang ang gagawin ninyo. Bakit hindi nyo pagsamahin yung pondo ng dalawang probinsya, gawin nyo muna isang probinsya. Kung gusto nyo doon sa ano, sa Nueva Ecija. Kaya lang, mas practical na dito sa Bulacan, kasi ito rin ang gateway ng papunta sa Nueva Ecija. So ito ang unahin ninyo. So, fortunately, medyo nakinig na ano. So, ganun na nga. Ang nangyari? So, nangyari, inilipat na rin nila yung funding ng Nueva Ecija dito sa Bulacan. At nakikita ko, the ease of doing business. Na ibig sabihin, kung kami man ay malayo dito sa Kamaynilaan, itong distrito ko, ano, napapansin kami ngayon because of the access road going to, going to NLEX. So parang nailapit namin yung distrito dun sa NLEX. I'm very happy na finally, in 2010, they started construction of this bypass because I spent a lot of time advocating for this project so that we can ease traffic in the area. Talaga pong masyado na ang traffic nito dito. Kaya I would like to honor, first of all, God, our Lord God, for making this project possible. Marami pong dasal ang nadasal na po ng mga mamamayan na makikinabang dito. We have always been looking forward to this project. This is a legacy project. This is a very important component for the development of Bulacan. And this is a very important component for the economic development of the 2nd District and the 3rd District of Bulacan. Pasalamat din ako sa secretary ng DBWH, kay Secretary Mark Villar, no? Finally, matatapos na rin, mabubuksan na rin itong ating Plaridel bypass na sa mahabang panahon ay makapagdudulot sa atin ginhawa sa trafiko at makapagdudulot din sa atin ng ginhawa at maayos na pagtatransport ng mga kalakal ng ating mga magsasaka sa Kamaynilaan. Maraming salamat po sa inyong lahat.